Hello mga kasakol! Gusto mo bang makatikim ng masarap na chicken boneless barbecue na sobrang tender at chicken barbecue on stick na sobrang linamnam at nanonood sa laman ang lasa? At kung gusto mo naman ng malaputok-batok, meron din sila ditong chicharon sisig na napakasarap, walang mayonesa at hindi nakakasawa. Tapos sasamahan mo ng paplabok na talaga namang lumalagutok habang iyong inunguya dahil sobrang lutong. Kakaiba ang texture ng palabok dito. Meron din sila ditong masasarap na Mexican food gaya ng Baja Fish na napakalinamnam. Ang kanilang chicken fajitas. Next natin itong chicken fajitas, mga kasakol. Arroz de birria. At yung kanila ditong malaputok-batok na beef birria na mayroong bone marrow. Ang lahat ng yan ay dito nyo lang po matitikman sa Vito's Barbecue House of Birria. Located po sila sa BF Homes, Aguirre Avenue, Parañaque, Metro Manila. Available po yan sa Google saka sa Waze para madali nyo lang makita. Kaya kung kayo po ay nagki-crave mga kasakol sa mga ganitong klase ng pagkain, i-recommend ako po sa inyo itong Vito's Barbecue, sugurin nyo po. Hindi kayo magsisisi dahil ang sarap ng pagkain nila dito. Kaya ano pang inintay natin mga kasakol? Tara, sakula na! Hello mga kasakol at nandito na nga tayo sa Vito's Barbecue sa BF Homes Parañaque. At meron po tayong mga kasama ngayong araw na to. So yung mga kasakol, si Sir Brian, siya po yung nag-recommend sa akin ng Vito's Barbecue dito sa Aguirre BF Homes Parañaque. At ihingi po ako ng kaunting lambing sa inyo na sana po ay paki-follow yung kanyang page. Ayan po, nasa screen. At sir, ano po yung mga content natin? Ayan. Hi mga kasakol. So guys, thank you sa pag-invite, no? Una-una kay Sir Jigs. And yung content po natin is more on travel and forex. Kung sino yung mga gustong matuto mag-forex, so andyan po yung link ko sa baba. Paki-follow na lang po. Sir, ano ba yung forex? Forex kasi is a foreign exchange. So, yun yung binabuy and sell po natin. Parang crypto, similar siya sa crypto. Pero ang forex is mas more regulated, mas marami siyang licenses na ino-operate. So, yun mga kasakol, kung gusto nyo daw magkapera katulad ni Sir, di ba? No, kayo ng content niya. Tuturo niya kung paano. Thank you, Sir Jig. Salamat po. Salamat po. Thank you, sir. At ito nga mga kasakol, meron ako ditong isang ito, paplabok. Ito po ay good for 4 persons. Ayan. At meron tayo ditong 10 pieces na chicken barbecue. Ito ay... At meron tayong 4 pieces na boneless barbecue. At meron tayo ditong 4 pieces na boneless chicken. Chicharon sisig. Kasama niyan is Java Rice. Ito po ay set C. Pero bago natin simulan sakulin ito, magdasal po muna tayo. Bless us, O Lord, in this gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ano pang hinihintay natin? Atak! Patay ng rice. Ang dami ng rice, oh. Boneless chicken nila. Sausaw natin. Unang subo para sa inyo mga kasakol. Napakasarap ng manok. Hmm.
try naman natin itong sisig chicharon nila. Sobrang crunchy. Ang maganda dito sa sisig nila ay yung original sisig, wala siyang mayonnaise. Egg lang nilagay nila. Napakarami ng sibuyas. Tingnan nyo, ang dami ng sibuyas. Ito po yung masarap sa sisig. Solid yung sisig. Another rice. Check muna naman natin itong barbecue. Maganda dito sa mga kasakol, hindi ka na magtitimpla ng sauce. Yung sausawa nila, bibigay nila sa'yo timplado na. Nanunuot yung lasa. Healthy. Sabi, sarap. Sunod natin itong paplabo. Lagyan natin ng egg. Wow.
Mas try itong palabok na ito, mga kasakol. Iba yung texture sa usual na palabok. Kaya pala siya tinawag na pop. Pop labok. Kasi, ito, kita nyo, parang bumusa na yung ano yung kanilang pansit. Pinirito to. Talagang na ano siya, naka-pop. Kung akala nyo, mga kasakol, tapos na kong kumain, hindi pa, nagkakamili kayo doon. Meron din sila ditong Mexican food. At ito naman ang ating kakainin ngayon. Unahin natin itong Baja Fish. Ito daw yung pinakasos. Tomato to. Lalagay mo siya. Yan. Masarap. At least kahit na mangyan ako, meron palang ganito kasarap na pagkain ng mga Mexicano. Next natin itong chicken fajitas, mga kasakol. Meron po akong kasabay ditong kumain. Ngayon din daw sila makakatikim ito, kaya tinatanong sa akin kung masarap. Sabi ko naman po, masarap naman po siya, legit. Iba din ang lasa nito, mga kasakol. Meron siyang tamis ng pinya. Tapos meron siyang keso. Next natin itong arroz de birria. Yung arroz, mga kasakol, yun po ay kanin. Nilalagyan daw ito ng cilantro cream. Tomato. Doon po kami next week. Mmm.
I-try nyo ito mga kasakol. Sarap! So yung mga kasakol, sabi ni Sir dito, pag daw kayo yung order ng beef birria, mas maganda daw po, samahan nyo ng side dish na bone marrow. Para mas masarap yung beef birria. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi ni Sir. Subo muna natin ng walang beef ng walang beef bone marrow. Masarap daw. Lasang-lasa mo yung beef. Para mas lalo nating malasahan, lagyan natin ng marrow. Grabe yung bite na yun.